Do you see the National Maritime Council be able to address itong mga issue na kinakaharap natin, lalo na sa West Philippine Sea, when it comes to the, sabihin na natin, hindi lang aggression eh, talagang parang, hindi ko na masabi ko, aggression o talagang outright, gusto nila, gulo na talaga eh, Professor. Well, sa tingin ko po, itong bagong EO nga po na ito, no? Actually, it has been under discussion for several months, kaya maganda po na lumabas na siya finally, no? Ito po ang latest na effort ng government na pabutihin nga yung coordination ng mga different government agencies at saka iba-ibang mga task force na tinayo over the period of the last what, decade yata, no? Maganda pong effort ito para nga talagang medyo maisaayos nga itong coordination ng policies, decisions, activities, and programs ng mga iba-ibang ahensya. Kailangan po talaga natin yan. Actually, kahit wala itong issue sa West Philippine Sea, talagang kailangan natin yan bilang archipelagic na bansa. Mm-hmm. So, mabuti nga po na ito nga, nakita nung current government ano yung siguro yung kung ano yung kakulangan, kumbaga, dun sa mga previous mechanisms at saka yung continuing parang problems of coordination, no? At inaayos nga, no? Base po dun sa nakita natin, yung kumbaga yung mga mandato nung mga nitong National Maritime Council na to, no? Nakikita natin na talagang ang effort is talagang iayos na, no? Yung magiging response natin dito sa mga maritime issues. At sa ngayon, yun nga, pinakamahalaga yung maritime security and domain awareness, no? Dahil sa loob ng ating mga hangganan, kailangan natin i-secure ito para nga lahat ng ating mga plano kung paano talaga dapat natin papangalagaan at gagamitin itong ating mga likas-yamang dagat ay maisasaayos natin, no? So, yun po yung makikita natin.